Magandang umaga po sa inyong lahat mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 5, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na yung trough, makikita niyo po itong mga kaulapan na to, ay bahagi ng trough o extension na isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may bandang silangan ng Japan at bahagi din ng isang frontal system. At itong trough na to, ang inaas natin magdadala ng mga kaulapan, makikita niyo po medyo maulap dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, gayon din sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya inaas natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, particular na sa mga lalawigan ng Aurora, gayon din sa Isabela, sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay bahagi nga nitong trough o extension ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, patuloy na makararanas ng medyo mainit pa rin na panahon habang may mga posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga katanong po, bakit nagdeklara ng tag-ulan ng PAGASA pero mainit pa rin lalo na bandang tanghali? Sa ngayon kasi may tinatawag tayo na monsoon break o kung saan itong southwest monsoon o hanging habagat ay hindi ho ganun kalakas kaya hindi masyado nagdadala ng mga pag-ulan. Pero inaasahan natin, posible po bandang weekend ay magkakaroon tayo ng lalakas na habagat kaya posible magkaroon ng malaking chance ng mga pag-ulan magsisimula sa may bahagi ng Palawan, gayon din itong area ng Western Visayas at gayon din sa may kanlurang bahagi ng Luzon, particular na itong area ng Ilocos Region kasama din yung Bataan, Zambales, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. So possible yan bandang weekend, in-expect natin na posibleng lumakas yung habagat. At again, si pambabahagi na ating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms storms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin bandang madaling araw. At sa ngayon nga, wala pa tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, medyo maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Pero magbibigay pa rin tayo ng update kapag nagkaroon ng mga pagbabago dito sa lagay ng ating panahon. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may area ng Isabela, gayon din sa Aurora at gayon din sa bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, dulot ang mga kaulapan mula sa trough o extension ng low pressure area. Sa iba pang bahagi ng Luzon, makararanas pa rin tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin sa tanghali kung saan agwat ang temperatura sa Lawag 27 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio nasa 18 to 24 degrees Celsius sa Tagaytay, medyo mainit pa rin hanggang 36 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan 27 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay 24 to 32 degrees Celsius habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 27 to 33 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Itong Palawan at Visayas, makararanas din ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands nasa 27 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. 28 to 33 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Cebu naman, 28 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 32 degrees Celsius. At doon nga sa may bahagi ng Negros kung saan sumabog yung Bulkang Canlaon, inaasahan din natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. So medyo mainit pa rin yung tanghali sa bahagi ng Kabisayaan. Gayun din na mararanasan sa Mindanao, medyo mainit tanghali habang mas malaki yung posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Davao, hanggang 34 degrees Celsius. At sa kasalukuyan nga, wala tayong nakataas sa gale warning kaya ligtas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:26 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 ng gabi.